Welcome back, mga ka-aldab. Medyo itong opinion ko, mga ka-aldab, baka marami mag-react, mag-komento. Ulitin ko, ito'y aking pananaw lang po. Pwedeng mali ako, pwede rin pong tama. Medyo hindi po maganda ngayon, mga ka-aldab, ang nagaganap po sa social media dahil kapwa Aldab Nation nga po raw yung nag-aaway. Ito po yung sa pagitan nga po ni Mirna Baluyot at ibang true-blooded Aldab Nation, na kung saan mga ka-aldab nagpapalitan nga po ng maanghang na salita na hindi po talaga maganda at hindi naman po talaga kaaya-aya kapag ka nababasa yan ng Aldab Nation. Sabi ko nga po sa inyo, mga ka-aldab, kung nagkaroon din po kami ng issue ni Mirna Baluyot, mga ka-aldab, pero sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na nire-respeto ko po yun at ginagalang. Hindi ko sa kinakampihan si Mirna Baluyot at hindi ko rin kinakampihan yung isa, mga ka-aldab, o yung true-blooded Aldab Nation. Ang sa akin lang, mga ka-aldab, dapat hindi na nga po dapat magbatuhan pa po ng maanghang na salita. May kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinion, may mga source po tayo nagsasabi ng totoo, may mga iba naman po na medyo nalilinlang ka ng yung mga nakukuhang impormasyon. Gaya nga po, mga ka-aldab, na nangyayari ngayon na hindi po talaga maganda. Sino nga po ba yung naapektuhan dito? Na siyempre kapwa Aldab Nation, nag-aaway, ano ba yan? Mga kala ko ba, mga true-blooded Aldab Nation kayo, kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang opinion at nag-aaway pa. Pinaninindigan po kasi ni Ma'am Mirna Baluyot na true-blooded Aldab Nation siya. At yung iba naman po, minsan kasi hindi maganda yung kanyang parang nagkakamali po ng pagkakaintindi. Di po ba? Medyo hindi po talaga minsan nagkakaintindihan sa isang salita na kung titignan mo yung pananaw mo ay kakaiba sa pananaw po ng ibang tao. Yung mga nagagalit po kay Mirna Baluyot, true-blooded Aldab Nation din po yon. Matagal na rin po, gaya nga po ng account nila since 2015. Ay hindi ko naman po pwedeng ikaila na hindi po true-blooded Aldab Nation si Mirna Baluyot. Alam ko, nauna pa po siya sa akin bago ko naging true-blooded Aldab Nation o nagbibigay ng update, nauna na po yan. Bago pa lang po ako. Kasi 2016 ako gumawa ng channel, pero 2015 true-blooded Aldab Nation ako. Nasubaybayan ko na lahat ng mga kaganapan papunta kay Mengay, kung sino yung pinakamalalapit sa kanya, na kung saan ngayon nagkawatak-watak na, mga ka-aldab. Uulitin ko, ito po ay aking senaryo lang. Kumbaga, kung ito'y nakikita nga po at napapanood at nababasa ng real life couple, hindi po siguro maganda para sa kanila na may nababalitaan po silang nag-aaway na Aldab Nation. Pabor po ito sa mga main fanatics at mga R-main na sinasabi nga po nilang hayaan nyo mag-away yung mga yan, magwatak-watak, kumbaga, di po ba, manindigan sa kanilang paninindigan. Ito lang yung ang masasabi natin, mga ka-aldab. May mga pagkakataon na kailangan mo rin minsan takpan ang mata mo sa mga post ng mga true-blooded Aldab Nation. Dahil, kumbaga, hindi siya masyado literal na yung mahirap pong intindihin o maintindihan mo naman, parang sinasabi niya na ganito ganyan, yung hindi maganda sa yung pandinig. Di po ba? Ang ano ko lang, mga ka-aldab, may mga pagkakataon nga po na pare-parehas po na may mali. Di po ba? Gaya ng sinabi ng isa na hindi naman po daw siya inaaway. Kumbaga, kinokorek lang po niya yung dapat niyang, o itinatama niya lang yung maling impormasyon sa binibigay po kay Mirna Baluyot. Ang sagot naman po ni Mirna Baluyot, wala naman siyang sinasabi o binigay ng mensahe na ganito ganyan, ganon po ba? Medyo yun nga po yung sinasabi natin na hindi po masyado nagkakaintindihan
pagdating po sa mga pananaw. Di po ba? Okay lang po sana kung ang post mo minsan ang pagkakaintindi mo at yung pagkakaintindi ng ibang taong babasa. Depende po talaga yan, mga kaaldab, sa mga magbabasa, sa mga titingin. May kanya-kanya po kasi tayong pananaw at opinion. Hindi po katulad ko na sinasabi ko, kaya medyo kumbaga naiintindihan at mas madaling maipaliwanag na mga, lalo na po ng mga nanonood sa atin at mga ilang true-blooded Aldab Nation. Iba po kasi yung post eh. May mga pagkakataon yung post minsan salungat sa post ng iba. Na akala mo yun na yun, yung pala, iba po pala yung kahulugan. Real talk to, mga Aldab. Ulitin ko, para po sa kalaman ng lahat, wala po tayong kinakampihan. Hindi ko po kinakampihan si Mirna Baluyot. Hindi ko naman po kinakampihan ang mga true-blooded Aldab Nation na kumbaga kumu-question sa pagka-aldab ni Mirna Baluyot. Ang sa akin lang, mga kaaldab, eh, may mga pagkakataon na kung sa tingin ninyo eh hindi talaga kaaya-aya, kumbaga ayaan na lang po mag, kasi may mga pagkakataon po na nagkakamali rin po siguro yung mga ina-update, di po ba? Ibig kong sabihin, ako pinupunto ko, mga kaaldab, yung pagsusulat po ng post. May pagkakataon na hindi mo masasabi na yung post nun eh iba. Kaya nga po, dun na lang po sa pananaw at opinion ng mga nakapanood na true-blooded Aldab Nation na nakakita. Ang iba po kasi yung pasok sa kanila eh. Tapos pagdating naman po ni Mirna Baluyot, hindi naman po, o wala naman siyang intensyon, o mali naman po raw yung pagkakabigay ng mensahe doon sa post niya. Yung po yung sinasabi natin, mga kaaldab. Tapos ang sabi, ulitin ko lang po, tapos ang sabi, eh, hindi naman po talaga inaaway. Depende po talaga kasi sa pananaw ng komento. Kung ang tingin kasi ni Mirna Baluyot, inaaway siya ng may mga taong kumbaga masakit magsalita. Real talk yan, mga kaaldab, lalo na nga po pag nasa social media ka. May mga bagay-bagay na pagka na-post na po nila, hindi na po nila magawang kumbaga baguhin pa yung nasabi nila. Real talk yan, ako mga kaaldab, sa totoo lang po, manalulungkot ako kasi hindi po talaga maganda para sa mga kapwa ko true-blooded Aldab Nation na nagkakaganyan. Ulitin ko, wala po tayong kinakampiyan, neutral lang po tayo dahil pare-parehas naman po tayong true-blooded Aldab Nation. Ang gusto lang po natin mapasaya yung mga mamis, mga titas, mga senyor at magbigay po ng update sa mga true-blooded Aldab Nation. Dahil sa bandang huli, mga kaaldab, eh pag dumating po yung point na umami na nga po sina Richard Fulkerson at Main Mendoza sa 8 Bulaga, magkakasama-sama pa rin po tayo eh. Kumbaga magkikita-kita pa rin po tayo sa finish line, di po ba? Para yung hidwaan na yan, matuldukan na. Real talk, mga kaaldab, may mga panahon na yung mga main charts, di po ba, magkaroon tayo ng isang napakalaking event, magkikita-kita tayo, at least wala po tayong hidwaan, wala pong mga tampuhan. Antayin nyo, malapit na po yan, mga kaaldab, ngayon pa na nararamdaman na po natin yung tamang panahon part 2. Sinasabi ko lang to para pagdating po ng tamang panahon, medyo wala na po tayong bangayan, wala na mga, kumbaga, kung sa tingin mong true-blooded Aldab Nation ka, eh, alam mo yung pinupunto ko, alam mo yung sinasabi ko, ang sa akin lang, eh, hindi po talaga maganda at hindi po talaga kaaya-aya na makikita po tayong kapwa true-blooded Aldab Nation na nagkakagulo at nag-aaway. Hindi po talaga maganda yan, lalo na nga po kapag nalaman ng real life couple. Medyo masakit po para sa kanila na may mga nagtatalo na true-blooded Aldab Nation. Kaya nga po nagbibigay ng mga update si Alden eh. Kaya rin po nagbibigay si Menge para maging matatag po tayo. Pero kung tayo-tayo po o may mga bagay-bagay nga po na may mababasa, hindi po maganda, pabor sa atin, di po ba? Kaya nga po nalulungkot ako dahil kumbaga kapwa natin Aldab Nation, pinaninindigan kasi ng iba. Pero okay lang yan, mga chill-chill lang po tayo. Basta sana nga po, eh,
yung mga away-away na ganyan, kumbaga tampuhan lang po yan ng mga batuhan na maanghang na masalita. Medyo hindi po talaga kaya-aya. Pero sabi nga po ng isa, eh mali naman po ang sabi ng isa. Doon po tayo nagkakaroon ng problema. Yung paliwanag ng isa at yung paliwanag naman po ng isa. Well, comment na lang po kayo. Ulitin ko, nakakalungkot lang po. Pero wala po tayong kinakampihan sa dalawa.